All Hello, right. good afternoon, Tutor Ayan. Tony. Hello, Tutor Wendy. And good afternoon po sa ating mga ka-GB1. Ayan. General variety one who are GB1. watching right now. Mga parents natin, of course, our teachers, and most especially our senior high school learners na talaga namang every week ay nakatutok, no, kay Tutor Wendy Ayan, at totoo yan, Tutor Tutor Eddie. Tony. Oo. Ayan. So ano bang So, i-discuss natin for this particular week, Tutor Wendy? Tutor Tony, we are now on week 3 for quarter 2 at ang ating topic for Yay. today ay ang ating light dependent reactions. So almost half na po tayo ng ating quarter. Now, Tutor Tony, Alright. bago tayo mag-start, yung mga usual reminders muna natin sa ating Yes, mga oo. students. Okay, so please ready your pens and papers so you can jot down notes at saka you can participate in our discussion. So listen, learn, and participate. Don't forget to like and share itong ating tutorial para mas marami siyang maabot at mas marami tayong maturuan. And also, respect one another. Yung ating pong comment section ay gamitin lang natin para sa makabuluhang comments. So iwasan po natin mag-comment ng hindi naman related dito sa ating tutorial. Oo, kumbaga ang sabi nga natin lagi, no, Tutor Wendy, GBGB lang, good vibes Oh, and good vibes learning lang. while having fun lang tayo this afternoon. Yes. Now, i-remind din natin, Tutor Tony, ang ating mga students to do their attendance check para nakikita natin ang ating mga usual viewers. So As they of only now, have to comment oo, ang their dami nang name. nagko-comment. Marami na, Staying 21 yung present nakita ko on sa... our chat back. So yan, alam na ng mga usual ano natin yan, viewers, their name, their grade and section, school, and their Gen Bio 1 teacher. So sa mga bago pong nanonood, don't forget na mag-attendance check para din ma-recognize namin kayo at ang inyong mga Yes. schools and teachers. So Teachers, may right. event ba tayo this week, Tutor Tony? Alright, yes. Actually, on December 1, we will be observing the what we call, wait lang, lakihan ko lang po yung screen ko. So we have the World AIDS Day that is on December 1. And as we all know, the HIV or the human immunodeficiency virus remains a major public health issue, no, according sa data ng World Health Organization. So HIV is actually the virus na nagkukos ng AIDS. So AIDS naman ay, it stands for the Acquired Immunodeficiency Syndrome. And for this year, 2021, our theme for observing this particular event is End Inequalities and AIDS. So hoping pa rin po tayo, no, Tutor Wendy, na because of the advancement of our research, specifically sa biology, kasi related to sa biological science. Yes. No? Hopefully, in the near future, we'll have a cure or a treatment for this nakakamatay na nasakit. So we advise, of course, our viewers na irespeto, syempre, no, respect pa rin ang key sa ating mga, if you know someone who is suffering from this particular disease or ailment, no, so they need to be treated with, ano, with much respect, and of course they yes. need much our love. And of course tomorrow may event din tayo, I think, no, Tutor Wendy. Oo, meron tayong i-celebrate na national holiday. Tama ba? Yun ba ang Yes, iniisip natin pareho? And that is our Bonifacio Day. Yes, Oo. Oo. Ayan. So So medyo isang ano tayo, relax, relax ginugunita mo pa. Natin ang ano, kagitingan at kahusayan ng ating matapang na leader na si Andres Yes. Bonifacio. So, Tutor Tony, although holiday bukas, tuloy pa rin ang mga e-learning Yes. sessions, di ba? May mga, Yes. ano, please tell your teachers, your parents, and your mga tawag dito, schoolmates, ayun. Schoolmates pa rin, syempre, kahit virtual lang. Tell your schoolmates na tuloy pa rin ang ating mga tutorials for tomorrow. Okay? Yes na. So, now naman, Tutor Tony, dadako tayo. Siguro ito, excited yung mga students natin kasi Oo. ayan, so, ito na yung time natin to appreciate and thank our Yes. partners for week 2. Last week, ang aming mga learning partners. So, simulan ko na po, Tutor Wendy, no? So, yes, we are saying Tutor thank Tony. You, of course, ang ating co-tutor sa Science 7, si Tutor Jen Pepito of Daniel R. Aguinaldo National High School, at ang kanyang Gen Bio 1 Warriors, Alexandra, Almarie, Arcane, Dea Marie, Bianca Nicole, Charles J., Drew Avinash, Eddie John. Sana napapronounce ko nung maayos ang names nila.
Eddie John, ang ganda ng Napaka-tricky. names, no? Napaka-millennial talaga. Elena Gail, Yes. Jimwell, Glidel, James, Ed D.H., Kier, Christine, Nicole Kite, Hezekiah John, Arian Sophia, and Bea Katrina. Siyempre, hindi rin pauhuli, sina Carlene, Celester Joy, Edel May, John Raven, John Carl, Juvenile, Carl Bryan, Kendrick, Lady Isaiah, Mary Steele, Mark Allen, Marlon, Mary Joy, Natasha, Nicole, Princess, Samantha, and si Sean Ashley. Yeah, They are all, I napaka-active think they're talaga all ng mga. watching right now. Yes, From sigurado the yan, Jeter Tony. Mga taga Davao City. And right now naman, punta tayo sa Isabela, sa Jones Rural School, courtesy of Ma'am Cheryl G. Reyes, at ang kanyang mga Bayou Warriors, mga active students natin. So we have Frances, Janelle, good afternoon sa inyo, John Aero, Roanne, Aliza May, Celine Gray, Charmaine Edison, Hannah, Hazel, Jemina, John Wayne, Ken Cyril, Randolph, AJ, Ryzen, Yadine, and Whitney. And of course, saying our special shout-out and thank you kay Ma'am Lady Lynn Ducay. So partner din po namin siya sa Earth and Life Science. Hi, so Ma'am! From Padre Garcia National High School. Hello po, Ma'am Lady Lynn. And her students, we have Nicole Angela, Chanel, Benedict, Donna, Era, Eunice, Ian Dave, JC, Jerwin, Russell, Jonathan, Kathleen, Ken Gerson, Kenneth, Via Pauline, Key Bird, Laika, Mina, and Midge Roniel. Alright, grabe ang mga names ha. And we also have from San Miguel National High School and saying our thank you to Ma'am Mary Joanne V. Aquino. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Gen yes, Bio 1. Thank you, ma'am. Ang mga tutorial sessions kasama ang kanyang Bio 1 Army, Jello, Alvin, Teresa, Sheena, Einstein, wow, nice name. Joanna, Tim Harvey, Nariza, Rhea May, and Princess Divine. Mukhang nadami pa ito, no, Tutor Wendy. Oh, ito, last slide na natin to, Tutor Tony. And of course, our second semester tutor, always na nag-share ng aming mga sessions. Yes, maraming ma'am. Salamat sa suporta. I think she's watching right now. Tutor Easter Delalio from Horacio de la Costa Senior High School, Caloocan City, together with her student, Jonalyn Jerusalem. We also have from Pinagkawitan Integrated National High School, partner school din namin ito sa ELS, sa Lipa City, Batangas. So we have Jade Marie and Ma Melanie. Okay, so last week, Tutor Tony, nagpa-assignment kami ni Tutor Eric para naman kasi lahat naman sila talaga active dito sa ating session para naman makita natin kung sino talaga yung ating mga top students. And very happy tayo, Tutor Tony, na mayroong mga tumugon sa ating nag-e-effort din sa ELS. Yes. Ako yung nag-check ng mga outputs nila, nakakatuwa yung supporta nila sa ating mga tutorial session. So let's so, nakaka-happy naman. Yes, so ito na yung ating mga top bio active students. Ayan, oh. At ang kanilang mga outputs, Tutor Tony. Oo, so we are saying congratulations, hashtag mahusay sa inyong lahat. Ayan. School. Jermina, Gwyneth, R. Agustin, we have John, Errol, V. Domingo, Hannah, Del Rosario. So I think you asked them, no, Tutor Wendy, to research more about the applications na yes, yung practical applications. So merong nagbigay ng betalins, yung ating chlorophyll, and yung ating mga carotenoids. Oo, na very important pa, sa palinod. We also have, from the same school, no, we have John Wayne Prieto, Rowan Joy A. Bulan from Jones School. Ayan. So, congratulations, John Wayne and Roan. And then, syempre, hindi naman pauhuli yung ating mga taga, Daniel R. Aguinaldo National High School. One week one, kasama na natin sila. No? So, we have Jean Glidel Oplado, Elena Gail Remorosa, and Almarie Macarayo. Maraming salamat sa inyo. Hashtag mahusay na pagtugon sa performance output ni Tutor Wendy yes. Saka ni Tutor so, Eric. Yeah. Kahit pero na silang marami na silang ginagawa sa school, na isingit pa nila. So thank you and congratulations po sa ating mga students. Somehow pang distress din, no? Kumbaga, nilalabas pa iba naman. Okay, Tutor Tony, ano ba ang ating learning competency for this week? Sa ating mga learners, our specific objective or our MEC for this week is we have to describe the patterns of election flow
through light reaction events. Ayan. So medyo Ayan. may konting chemistry this afternoon, Tutor Oo, Wendy. Kasi medyo monitor natin yung technical. pag-transfer ng electrons. Oo, medyo technical pero try natin na gawing simple lang yung ating explanation para hindi naman masyadong madugo. Okay? At So, least, Tutor Tony, review muna tayo. Kasi yes. last week, we already started with our three-part discussion sa ating photosynthesis. So, hinati namin siya ni Tutor Eric sa tatlong parts para hindi naman masyadong overloaded sa ating information. So, as a review, yung ating photosynthesis, it is a building up or anabolic process na ginagamit ng most autotrophs, such as yung ating plants, so they can produce or make their own food. Cool. Now, it can be presented in an equation, in a chemical equation. So, kita naman dyan sa ating presentation. So, carbon dioxide plus water with the energy coming from sunlight can produce sugar, usually yung ating glucose, and yung ating byproduct na oxygen. So, last week, Tutor Tony, pinag-aralan din natin yung structure ng chloroplast. Chloroplast. So, meron siyang iba't ibang parts, yung ating organelle na to. We have the chloroplast envelope, which consists of the inner and the outer membrane. Yung ating stroma, which is the gel or the ground substance inside the chloroplast, surrounding yung ating mga flattened membranes or flattened disc na tinatawag na thylakoid. So parang pancake siya. And these thylakoids, coins, they are arranged in stacks na mukhang coins. Tutor Tony, ang tawag naman doon sa kanilang arrangement ay yung ating grana, kapag sila ay marami, o pag iisa lang yung stack, we call it the granum. So, important to, binanggit ko sa kanila na alam nila yung parts ng chloroplast kasi iba't ibang stages ng ating photosynthesis would happen in different parts or in different areas inside our chloroplast. So, pinag-aralan din last week yung ating mga photosynthetic pigments like yung ating chlorophyll and ang ating carotenoid. Okay. So, I'm sure makakasunod na sila this week, no, Tutor Wendy, kasi na-trace na nila or na-identify na nila yung mga particular parts ng chloroplast natin. Oo, kasi parang continuation lang din naman yung ating mga sessions this quarter. So, generally, pwede naman nating hatiin yung ating photosynthesis into two stages. So, we have yung ating light-dependent reactions at saka yung tinatawag natin na Calvin cycle. So, sa ating light-dependent reaction, it would need the sunlight. Kaya nga sinabing light-dependent reaction, it needs sunlight for it to be able to proceed or to occur. Kaya minsan, meron ding term sa kanya, Tutor Tony, na ang tawag sa kanya ay light reaction. So, meron mga references na ang tawag sa kanya ay light reaction. And then, yung Calvin cycle naman, dark kung yung reaction. Light reaction, kailangan niya ng sunlight para mag-proceed. Yung Calvin cycle, it doesn't require sunlight. So, tinatawag din siyang light independent reaction. At saka yung sinabi mo nga, Tutor Tony, baka ma-encounter din lang yung term na dark reaction. So, sa ibang pero, reference, they're using that particular term or phrase. Pero teachers nowadays, refrain from using yung term na dark reaction. Kasi minsan nagkakaroon ng misconception, Tutor Tony, yung mga estudyante natin, na yung Calvin cycle ay nangyayari lamang sa gabi, sa dark, kapag walang araw. Pero this is not the case. Kaya lang siya tinawag na dark reaction, siguro kasi opposite nung ating light reaction na kailangan ng light. Yung Calvin cycle, it does not require sunlight. Pero nagpro-proceed siya simultaneously with yung ating light-dependent reaction. So, kahit may sunlight, nagkakaroon pa rin ng or nagpro-proceed pa rin yung Calvin cycle. So, wag na daw masyadong gamitin yung term na dark reaction. Ang pinakamaganda daw talagang gamitin, ang pinaka-fitting would be light-independent. Yes, kasi hindi siya nakadepende sa energy coming from the sun. Now, sa session natin na ito, Tutor Tony, ang ating focus would be yung first stage, yung ating light-dependent reaction. Now, the light-dependent reaction occurs doon sa ating thylakoid membranes. Kung natatandaan nila yung thylakoid membrane, then sa light-dependent reaction, ang nangyayari dito, the light energy would be converted to chemical energy in the form of yung mga high energy molecules na
ATP and NADPH. And this reaction, pwede rin siyang i-represent ng isang chemical equation. So dito, makikita natin dito sa baba, we have energy from sunlight plus water. It would produce ATP, NADPH, yung ating mga high energy molecules, and yung byproduct na oxygen. Now, the light-dependent reaction would involve photosystems and an electron transport chain. Ito ay mga protein molecules na embedded doon sa ating thylakoid membrane. So, ipapakita natin yan. Oo, later on. Oo, so we have here yung ating cross-section ng ating thylakoid membrane. So, para malinaw, di ba, dito sa top, so this is our thylakoid membrane. Tulad din siya ng cell membrane made up of lipid bilayer then with embedded proteins. Sa top, nandito yung ating, ito yung magiging outside ng ating thylakoid membrane. So, yan yung ating chloroplast stroma that is outside the thylakoid membrane. And then dito sa ating ibaba, this would represent the inside of our thylakoid membrane, which is our tinatawag na thylakoid lumen. So, important din itong alam niyo yung stroma and lumen mamaya as we proceed with our discussion. So, embedded dyan yung ating mga protein complexes. So, we have our photosystem 2 or PS2. So, it is a type of protein complex. We also have our photosystem 1 or PS1. At saka yung iba pa, ito yung mga major. So, marami pa namang mga proteins embedded dito. We have our cytochrome B6F complex and yung ating ATP synthase. So, as we proceed with our discussion, malalaman natin ano ba yung role na ginagampanan ng mga protein complexes na ito. But we must focus dito sa ating mga tinatawag na photosystems. So, ano ba yung mga photosystems? So, these are pigment-containing protein complexes that contain reaction centers. So, ang parts niya would be yung kanyang absorbing pigment. So, yan yung unang na-extract ng light or photon. And then, meron siyang antenna pigments. So, magbabounce dyan yung mga, yung energy coming from the photon until it reaches yung tinatawag na reaction center kung saan magkakaroon ng excitation of electrons. So, there are two types of photosystems. Nabanggit na natin yung kanina. We have photosystem 1 or PS1 and we have photosystem 2 or PS2. Yes, so we have here a table that shows a comparison. Actually, differences. Yung differences ng photosystem 2 at saka yung photosystem 1. Now, dito sa ating table, inuna ko, Tutor Tony, yung photosystem 2. Kahit ang pangalan niya 2, ano? Kasi sa process mamaya, makikita natin. siya talaga yung nauunang ihit ng sunlight. Kaya marami nagtatanong, siya pala yung nauunang ihit ng sunlight. Bakit siya si photosystem 2? Kasi daw po, Tutor Tony, mas naunang na-discover si photosystem 1. So, yun lang ang dahilan kung bakit 2 siya. Kasi mas late siyang na-discover. Although sa process, mas nauuna siya. So, ang difference nila, ang reaction center ng photosystem 2 is yung tinatawag na P680. Now, P stands for pigment and 680 would represent yung wavelength ng light na na-absorb niya. So, 680 nanometers, yan yung highest absorption na kayang gawin ng ating PS2. Now, for PS1, ang kanyang reaction center ay P700. So, yung best absorption niya would happen sa wavelength na 700. Now, PS2 absorbs shorter wavelengths, yung mga less than 680 nanometers, while yung PS1 absorbs longer wavelengths, those that are greater than 680 nanometers. Now, when it comes to chlorophyll content, di ba meron tayong iba't ibang types ng chlorophyll? Yung chlorophyll A and B, yan ang involved sa ating photosynthesis. Sa photosystem 2, mas marami yung kanyang content na chlorophyll B compared sa chlorophyll A. Kabaligtaran naman dun sa ating
photosystem 1 na mas maraming chlorophyll A as compared to chlorophyll B. And then sa photosystem 2, it is associated with the splitting of water molecules, while photosystem 1 is not associated with the splitting of water molecules. Makikita rin nila yan, Tutor Tony, mamaya kapag diniscuss na natin yung pinaka-process. Okay? So, kamusta naman, Tutor Tony, ang ating mga estudyante? Mga viewers, oo. Kumbaga, ito, umuulan na ng ano, comments from Daniel Aguinaldo. Sige, shoutoutan po tayo mabilis. Saying good afternoon, mga ka-GB1, Princess Divine Piñones, Hannah Del Rosario, we also have his Hezekiah. Ang daming hangin. Hezekiah. Hezekiah. Hezekiah John Rage Mercado, also from Daniel R. Aguinaldo. We also have from, ayan, ang ating suki din from San Miguel National High School, si Trixie May. We also have Lady Isaiah, Mark Jeeve, and Hannah Del Rosario. Saying good afternoon din sa anak na nanonood ngayon, si Tutor Jules, na ang aking partner sa Earth and Life Hi, Science. Hi, Tutor Jules. Hi, ma'am. Ayan. Si Frances Carl Bayan, na naging na-feature na rin namin to sa ALS, na active din pala sa inyo. Wow, very yes, good. Mahusay talaga. Mm. Alright, we are now ready to discuss the different stages na ating light-dependent reactions. So, hinati natin sa three stages yung ating light-dependent reaction. So, the first stage would be the excitation of photosystems and yung photolysis ng ating water molecule. So, ano lang tayo, Tutor Tony, focus tayo dito sa ating cross-section ng thylakoid membrane para makita nila yung involvement ng mga protein complexes dun sa process ng ating light-dependent reaction. So, ang unang mangyayari would be yung excitation ng photosystems. So, sinabi na nga kanina natin, ang unang mai-hit ng sunlight would be yung ating PS2 or yung ating photosystem 2 na may P680 na reaction center. So, kapag na-hit siya ng light, yung energy would excite an electron. Now, now, yung mga excited electron, very unstable sila. They are at a very high energy state. Kaya ang tendency nila would be to jump from one molecule to another. Parang pinapababa nila yung parang ano sila, malikot. Malikot. Parang estudyante natin, no, Tutor Wendy. Oo, lilipat-lipat. Lilipat-lipat ng classroom. So, sa paglipat nila, Tutor Tony, syempre nababawasan yung kanilang energy, nagre-release sila ng energy, hanggang sa dumating sila dun sa point na yung energy nila ay stable na. Mm-hmm. So, yan ang nangyayari sa... Yung goal ng mga atoms natin for them to be stable. Hanap at hanap yan ang paraan para maging stable. Yes. Now, yung mga molecules na nag-a-accept, yung mga electron acceptor molecules natin, Tutor Tony, it would comprise yung electron transport chain ng ating photosynthesis. Okay? So, ano-ano ba yung mga molecules na yan? So, ang pinakauna talagang... electron acceptor is yung ating tinatawag na pheophytine. Pero dito sa ating diagram, hindi natin siya makikita because it is within yung PS2. Nasa loob siya ng ating PS2 complex. So, after nung ating pheophytine, medyo mataas pa rin yung kanyang energy level. Ipapas na naman siya sa another molecule and that is our plastoquinone. Yung next would be, yung next complex, makikita nyo, mga students, pag tinignan nyo maigi yung diagram, yung electrons natin, patalon-talon siya. So, after plastoquinone, pupunta naman siya sa cytochrome B6F complex. And after the B6F complex, sa plastocyanin, until ma-reach naman niya yung ating PS1 complex, yung ating photosystem 1. So, yan yung tinatawag na excitation of photosynthesis. Systems. So, stop muna tayo dito kay PS1. Balik ulit tayo doon sa PS2. So, again, pag na-hit ng light yung ating photosystem 2, magre-release siya ng electrons, yung na-excite na electrons. Kaya ang nangyayari is parang nagkakaroon siya ng hole or ng gap na kailangan niyang punuan. I mean, kailangan ma-replace yung nawalang electron na yon. Hindi pwedeng mayroong gap, di ba? So, saan siya kukuha ngayon ng replacement electron? Ang sagot dyan is from the water molecule. So, yes. So, pag tinignan niyo yung ating PS2 molecule,
Sa ibaba niya, there would be a water Ayun, molecule. would be water molecule. Nakaantabay. Yes. Always, ano, on call. Now, Ika nga. yes. Oo, lagi available dapat siya during photosynthesis. Now, Oh. yun daw pong ating P680, kapag yan ay nawala ng electron, nagiging very strong oxidizing agent siya. Ibig sabihin ay nang aagaw siya ng electron. And ang aagawan niya ngayon ng electron ay yung ating water. Water So yung molecule. ating PS2 has a water oxidation site. Ang nangyayari sa water, nag-i-split siya into oxygen and hydrogen. Kasi yung hydrogen, meron siyang associated electron. Yun ngayon, yung pinang-re-replace doon sa na-excite na electron kanina when it was hit by sunlight. Nagkaroon siya ng energy. So, Ang that is nakakatuwa sa mga our stage Apo, one. ang nakakatuwa sa mga gantong stages naman. Although pagtitingnan mo siya, very complicated, pero somehow kapag diniscuss or inaral mo yung bawat stages, you get to appreciate, 'di ba? And somehow nga relate mo pa yan sa ano, sa totoong buhay, no? So yung pang-aagaw na ginawa ni PS2. Yes. Meron medyo kasi mga negative connotation kasi, no? Kaya Medyo negative. Although hindi siya may makatiis purpose na wala. Naman, oo, may purpose naman ang kanyang ano, pang-aagaw. Ayan. Sabi nga, to fill the hole or To to fill the fill the hole? gap. Oh, To fill the parang gap. may butas Yeah. daw. Oo. Ganon. Oh, Tutor Tony, let's go to our second. Yes, second stage Ayan, na tayo. Second Tutor stage na Wendy. tayo. This is yung ating generation of ATP by the electron transport chain. So, mapapansin nyo, dun sa, bawat stage mayroong product. So, yung product natin dun sa first stage would be yung ating oxygen. So, Alright, dito oxygen. So, naman, stage tayo 2, sa generation of ATP by the ATP electron na. transport. Oh, O, paano ba nangyayari to? or ATP. Yes, yung ating high energy molecule. Balik ulit tayo dito sa cross section ng ating thylakoid. Now, sa dito tayo, Tutor Tony, kapag na-excite yung electron, 'di ba? Jump jump siya. Tapos nagre-release sa pag-jump niya, nagre-release siya ng energy. So nagbi-build up yung energy dito sa ating stroma. Ang ginagawa ngayon ng energy, it would force yung mga hydrogen ions, yung mga Ayun. H+, ipo-force nyo H+. na lumipat from the stroma to the lumen. Ipapump niya ngayon yung energy coming from the excited electron. Ipapump niya yung hydrogen, papasok doon sa ating thylakoid lumen. Kaya ang nangyayari ngayon, Tutor Tony, dumadami ng dumadami yung hydrogen ions inside the thylakoid lumen. Nagkikreate siya ngayon ng concentration gradient. Ngayon, Alright. pinag-usapan na natin yan dati sa ating transport mechanisms, di ba? Pag may concentration gradient, ang tendency niya is magmo-move ngayon yung mga ions from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Now, dito sa ating thylakoid membrane, ang high concentration ay sa loob, sa lumen, kasi nga napapump yung hydrogen inside. Tapos, pag nag-split pa yung water into oxygen and hydrogen, additional hydrogen na naman niya. Kaya tumataas yung concentration ng hydrogen. Ang tendency ngayon ng hydrogen ay mag-move through yung tinatawag nating chemiosmosis. So, parang ano, di ba osmosis would be movement, di ba? Yes. Familiar tayo sa water movement. Dito, pag sinabi mong chemiosmosis, ions ang nagmo-move down the concentration gradient. Since mas mataas ang concentration ng hydrogen ion sa lumen, ang gusto nila lumabas sa stroma. And they do this through a transport protein that hindi sila makakapag-pass through directly doon sa ating lipid bilayer. Dadaan sila sa isang transport protein. Yun yung ating ATP synthase. So, kailangan ng aid yes. ng ating mga transport proteins. No? Very sa alam, ating familiar ng ating movement mga ng... learners O, sa dahil ginagawang diniscuss aid yan. Oo, ng mga enzymes. Diba? When we talk about the role of enzymes in biological systems. Yes. Now, Tutor Tony, as the hydrogen pass through yung ATP synthase, habang lumalabas sila, meron pa silang isang ginagawa. Napo-fuel ngayon nila yung ATP synthase na mag-produce ngayon ng ATP from Yun. ADP. Parang pinapaandar niya kasi daw yung pag tinignan niyo yung ating ATP synthase, parang meron siyang circular head. So, it's like a motor daw na kapag nagpapasa yung mga hydrogen, umiikot yan. And sa parang, process ano mo, mechanical to a certain form of energy, chemical energy. Yes. So, kumukuha ng energy mula dun sa chemiosmosis, ang ginagawa niya,
nag-a-add ngayon ng phosphate doon sa ating ADP to produce yung ating ATP. Alright. Okay, so sana malinaw yun sa ating mga students. Napoform ang ATP kasi tumataas ang concentration, nagkakaroon ng chemiosmosis. At yung movement ng hydrogen ions, yan ngayon yung nag-fuel sa ating ATP synthase to produce ATP from ADP. Yan, yan na naman, isa na namang product yan ng ating light-dependent reaction, yung ATP. The production of ATP. Yes, and number two. Dito na tayo sa ating last stage, yung ating formation. Yes, yung formation ng ating NADPH, another energy, high energy molecule. So, Tutor Tony, balik tayo dun sa ating excited electron. Ayan, huminto tayo kanina kay PS1. So, medyo bumaba na yung energy level niya. Kapag dating niya sa PS1, dahil yan ay light harvesting molecule, tatamaan na naman siya ng sunlight, Tutor Tony. Yes. So, ma-excite na naman yan si electron na nasa PS1. Magta-transfer na naman siya sa ibang electron acceptor. First yung ating pyridoxine. And ang ating last electron acceptor would be yung ating NADP+. So, mag-a-attach sa kanya yung hydrogen at saka yung associated electron. Magpo-form ngayon siya ng NADPH. Yan. So, Tutor Tony, makikita natin doon sa process yung tatlo nating products ng light-dependent reaction. Yung ating oxygen from the splitting of water. Yung ating ATP, di ba? Driven by chemiosmosis. And then, itong ating NADPH product na last electron acceptor. So, yan ngayon yung nangyari doon sa excited electron from photosystem 2. So, ano ngayon? Yung mga products na yan, Tutor Tony, would be then used by yung ating next stage, yung Calvin cycle, yung ATP and NADPH. Now, alam naman natin yung oxygen is a byproduct. So, marirelease lang siya sa atmosphere. Now, the Calvin cycle would be discussed next week. Yun. So, kumbaga related, no? Now, light dependent tayo this week. Next week would be the light independent. Light independent. O yan. Sana naintindihan ng ating mga students ang ating explanation. Oo, naintindihan yan. Ang ating mga hashtag mahusay ng mga estudyante. Sige nga, Tutor Tony. I-check natin sila. Yeah. Time Let's for you to, ano? Yan, sa ating bio quiz. Our bio quiz for week number 3. Ayan, ready na ating mga keypads. Keypads talaga, you know. Keypad warriors, eh, no, sabi. Yes. Alright, let's have question number 1. In photosystem 2, an electron is transferred to an electron acceptor, as I've mentioned kanina, no? The question is, which molecule supplies the lost electron in the reaction center? Is it glucose, oxygen, or yung rubisco natin, or water? Sige nga. Ayan. Ayan, looking at our comment sections, Tutor Tony. Ayan, nagpaparamdam ng ating mga bioactive students. So keep it coming. So make sure lang to analyze sa mabuti. Isa yan sa mga important skill na dapat alam na ng ating mga senior high school learners. We have to analyze. No copying, ha? Baka nakakamit. Nangopya na yung mga, ano. Ayan, mostly ID. Yes, okay. So, mostly ID. So, tama naman ang kala-answered, it is D. Binanggit Ayan, naman diba? Natin yan kanina, di ba? Ang nag-fill ng hole, ang nag-fill ng hole ay si water. Nag-i-split. Pero nag-i-split yun. Nag-i-split muna, tapos binigay. Napakabait. Napakabait yung water. Kaya gano'n nga, in real life, kailangan mo ano lang. Good vibes, love, love, love. Alright, very good for question number 1. Let's try number 2. The first stage of the light-dependent reaction is the excitation of electrons. Yung mga na-excited natin mga estudyante dati, di ba? Comparing to the electrons. So, saan nangyayari ito? Andali lang naman pala na question number 2. Where does this happen? A, photosystem 1 only. B, photosystem 2 only. C, photosystem 1 and 2. Medyo napaisip ata sila. Or sa letter D, electron transport chain. Sige nga mga medyo, anak. Medyo tricky ano? Din to eh. Kasi... Uh-oh. Excitation of electrons. Aba, mostly nagsasagot ng B sa photosystem 2 only. Oh, talaga ba? Yun lang ba ang na-hit ng sunlight? Siyempre kapag na-hit ng mga photon particles, yan ma-excite yan. Yes. Diba? Mm-hmm. Tapos mag-jump-jump na siya.
Tapos mapupunta siya dun sa isa pa. Bigay na ba Ay. natin ang tamang sagot, Tutor Tony? Kasi Sige, mostly tingnan ang po natin sinasagot yung nila ano. ay B. Okay, so the answer is C. So Okay. Baka may remember Tutor humahabol. Tony, ay meron ba humahabol yung natamang sagot nung naibigay na Hindi, wala po. Oo. Bawi na ayan. lang sa question, next questions natin. Ayun, Ayan. may nakatama. Si Glyden Ah, Oblato. meron. Ayan. Jamina Agustin is also correct. Lady Aysayang, ating mga bioactive students. And so keep it coming. Let's proceed with question number three. What are the products of the light-dependent reaction? O, tandaan ha, ano yung mga minention naming products ni Shooter Wendy sa tatlong stages na yon. So, are your options are A, ADP plus the NADP plus, letter B, ATP plus the NADPH, C, your ATP and your glucose, or letter D, glucose plus oxygen. Sige, so try medyo, to recall, refresh. Oh, medyo tricky din to, Tutor Tony. Siguro, they should give yung best answer. Alin dyan so ang the best best answer answer for this? Mm-hmm. What are the products eh? Kasi dalawa lang yung binigay. And ano yung dalawa So, siguro, main. What are the main products? Main products of our Ayan. Life. Ayan. So, may sumasagot ng iba-iba. May B, may A, o may B. Mabuti ang mga letters. Oh, mukhang ano ah, letter medyo A tricky ba? Ang ating ano. Ay, oo. Medyo konti naman yung sumasagot ng A. Okay. It's Mostly, ay B. At saka D. Oo. Sabi ko, tricky to eh, no? So, ang main products would be yung ating mga energy, high energy molecules, ATP and NADPH. So, yung iba sumasagot ng D kasi yung oxygen. Pero remember guys, sabi ko best answer, hindi pa napoproduce ang glucose at this stage. Diba, Tutor Tony? Hindi pa naman natin nabanggit na nagproduce na ng final na kasi yung sa glucose. Glucose eh. So, ang answer ay final B. Product. The best answer would be B, ATP B. plus. Yes. NADPH. All right. Number four naman, sige, let's try to analyze the choices sa mga ka-GB1. What happens to the oxygen produced in the light-dependent reaction? Ayan. What will happen to oxygen? A, it is used in the Calvin cycle. B, it is released into the atmosphere. C, it combines with NADPH to produce water. Or D, it is recycled as a reactant in the next light-dependent reaction. Let's try to figure out what would be the best answer for question number four. So, yeah, may sumasagot na B, B. Wala naman ako ibang nakikitang ibang answer. Bawal Tutor Google. Tony. Sabi ah, Google. Google. Ang bilis bawal nyo, Google. Ha? Wala ka pa Google pa, ha? I'm sure so, wala naman, no? O, kasi oo, kung kasi nakinig kayo. Ang bilis naman nila. Oo nga. So, final answer natin, Tutor Tony, is ayun. Very good sila. Hashtag. Yan o, mostly B naman. Ayan. Kaya nga tawag sa kanya minsan ay byproduct, Tutor Tony. Kasi nare-release na lang siya eh. Unlike yung other two, oo, nagagamitin pa ulit sa ating next stage. By other living organisms. Yes. Right, let's have okay. And the last one. The final question. A damage in the thylakoid membrane caused the protons to leak into the stroma. Mm-hmm. Yun ang situation natin. So here's the question. Which of the following processes will be mostly affected or will be most affected? A, the synthesis of our ATP. B, the splitting of water. Kasi nag-leak yung mga protons, no? Ano kaya mangyayari? Letter C, the absorption Butas. Of light energy by the chlorophyll. Or maapektuhan mostly yung flow of electrons from PS2 to PS1. Okay, sige. Most affected daw, Tutor Tony, by the proton leak. Na parang kaya matigilan nga. Sila. Kaya nga, analysis. Challenge, oh, very challenging, no? Yes. Pero kayang-kaya ng ating mga hashtag mahusay learners. Yan ang sinasagot nila ay yung D, yung flow of electrons. So, remember guys, ha, sabi, mostly affected. Yung most affected. Although, syempre, Tutor Tony, pag may damage yung thylakoid, affected na lahat yan, di ba? Oo, kumbaga, chain reaction. Pero ang tanong natin, ano kaya yung most affected dahil sa proton leak? Okay, so, bigay na ba natin ang tamang sagot, Tutor Tony? Ang ating tamang sagot ay, guys, it is ayan, may nakatama pa rin naman. Alright. Ah, mayroon ba? Wow, oh, congrats. Medyo nag-move so, lang si comment section natin. Pero nice synthesis try, no? Of letter ATP. D. Yes. Although, maapektuhan pa rin yung movement ng electrons. But the best answer
would be be letter yung synthesis A. of ATP. Kasi nga, di ba, ATP. kanina sinabi natin, nakadepende yan sa concentration gradient. Na kapag nag-leak na palabas yung mga hydrogen, edi hindi, wala nang concentration gradient, Tutor Tony, di ba? Nag-leak na yung mga Oo. ions natin. Eh. Kaya, Waiting for so the the... ano eh, yung nakasagot kanina. Hindi ko nabuhay, sorry. Yan. O, yan. Anyways, Tingnan natin. congratulations. Oh, well done sa ating bio quiz for Oo. quarter 2, week number 3. Ayan, maraming salamat sa inyong active So, participation and for our words to ponder, Tutor ay, Wendy. sorry, sorry, sorry. So, Ay, sige, okay lang meron po. tayo dito. Ayan, ayan. So, nakita ko to. The true meaning of life is to plant trees under whose shade you do not expect to sit. O, di ba? Talaga naman plant trees. So, parang gagawa ka, Tutor Tony, gagawa ka ng kabutihan na wala kang na-expect na kapalit. Yes, no, Oo, as oo, sa mga kasi... senior high school learners siguro minsan may ano silang ay parang idealism na ano, parang pag ginawan kita ng something ano good, gawan mo rin ako. Although nature 'yun ng nating mga tao, Oo. pero minsan kasi masakit na mag-expect, yes, hugot. Oo. Lalo na mga So, Pinoy, Tutor Tony, kasi 'di ba tayo yung may utang na loob, yung parang Oh, ganoon, true. no? Ano natin, Pero one of our values natin yun, no? Yung utang na yung loob. utang na Para loob. somehow, kahit hindi natin sabihin, we're expecting in return. Pero minsan, kapag nag-expect tayo in return kasi, aray, parang tayo din Disappointed, 'di mismo ba? may No, disappoint. you are bound to be disappointed kasi hindi naman lahat talaga maibabalik yung naibibigay mo. Okay, so Yes. Uh-oh. let's be like trees, 'di ba? Bago pag nagtanim ka, bago pa 'yan tumubo, matanda ka na. So ang makikinabang na niyan would be yung next The other next generation. Ayun. generations, no? Ano kaya So ba don't. natin gawin 'to? Can we walk the talk? Taga Yes, hindi of course. nag-expect. Oo Eh, naman, no? hello. Kaya Pero natin 'yan. syempre, ang payo lang natin sa mga senior high, of course, tao lang din, 'di ba? Especially kayo mga teenagers, marami pa kayong taong natatakbuhin your journey sa life or sa buhay. Ayan. So don't worry, magkukumit tayo ng mistakes, but of course, very important sa mga mistakes na 'yan ay ano tayo, we learn from our We mistakes. learn, oo, Hashtag we learn. hugot yan, sabi ni Sir Ayan. Lanier, who is watching right Talaga now, humugot right na naman. now. Hi, Oo. Sir Lanier. Yan, maraming Yes, salamat hi, po. Tutor Rainier. So, Tutor Tony, isang mabilis lang ha, kasi meron akong nababasang comments na ang bilis daw ng ating tutorial. So, guys, pasensya na kayo kasi we are of limited time, di ba, Tutor Oo. Tony? Pero kung Nasa you can always 35 to replay, 40 minutes. Oo. you can You can always always replay watch the naman yung replay. sessions. Oo, Oh, kung don't worry. medyo medyo hindi nyo na-gets yung sinabi ni ma'am, di balikan na lang natin. Pwede naman po yun. Pwedeng ganun. Yun Okay? na yung purpose natin sa ating mga itulay para at least may mga hashtag team replay tayo. So don't worry, kayang-kaya yan. Kumbaga, sinasabi nga natin sa mga estudyante, no, laging mag-invest ng time sa pag-aaral kasi very sure I'm telling you, mapapakinabangan nyo yan in the future. Tama. Okay. So, Tutor Tony, wala muna tayong pa-assignment this week. Pahinga muna sila. Pahinga Magbe-base na lang muna, tayo dun sa enjoy. ating quiz. Oo, para sa ating mga top students. Yeah, pahinga Uh-oh. muna kayo, Enjoy the guys. holiday Abang, tomorrow. baka nag-aabang sila ng assignment. Ayan, ito po yung ating mga references. Na ginamit, yes. Ayan. And of course, don't forget to always support our hashtag Team Mahusay, our science and technology subjects for the first semester ng ating school year. Starting yan sa ating 3:40 ha, hanggang 5:20 dito sa Gen Bio 1 and kasabay namin ng media and information literacy. And sa feedback, please send us some love, some support. Ayan. Scan lang ang QR code for your comments, suggestions. Ayan, baka may mga words of encouragement kayo sa ating mga tutors. You may also proceed to tinyurl.com/itulayfeedback form. So once again, thank you so much. Ayan, you can also send an email sa ating EdTech family. Ayan, maraming salamat sa ating mga directors, ating EdTech unit family. Up next na po, ang ALS LS1 Filipino. Ayan, every Monday, of course, ating special program, courtesy of iCreate. Ayan, sa mga gusto mag-animation, Ayan. iCreate Maganda Animation. yan, Tutor Tony. Oo. So Thank once you. again, maraming salamat, na-miss ko yung ganito. I'm Oh, Tutor Tony of ayan. Novaliches High School, SDO Quezon City. Maraming salamat sa ating Ayan. mga mahusay na Okay. mga tutors, our teachers who share their our live stream. Tutor Wendy? Thank you, Tutor Tony, sa pagsama sa akin ngayon. And in behalf of Tutor Tutor Eric, Eric, salamat po. Oo, ayan. salamat sa panonood. And see you all next Monday. Next Thank you Monday, po. keep safe. God bless, mga anak. Bye-bye.